Uy! Okay ka lang dyan, ganda? Ano ba ito, te? Oh. Uminom ka nga muna ng juice. Dahil po kasing problema sa opisina eh. Ah, eh, kamusta na nga pala si Nathan? Ay, eh kung ako ho, namumroblema, kay Nathan times 100 yung pressure. Ay, ikaw awa naman pala yung tao. O eh, kamusta na pala ang development nung investigasyon? Hindi ko po alam eh, wala pa po eh. Ah, hindi eh, kasi ano yan eh. Yung mga ganyang klaseng paso hanggat walang linaw, ano pa yan, confidential. Buti na nga lang ko kahit hindi na ako OJT. Pinapayagan pa rin ako maglabas-pasok sa Golden kasi gustong alalayan si Nathan eh. Alam mo anak, alam naman natin na hindi biro ang nangyari sa kanya. Pero, ang sa akin lang naman, sana hindi mo mapabayaan ang pag-aaral mo. Ilang buwan na lang, pag-graduate ka na. Opo. Pero bukas, okay lang po, dadaan po kong Golden na. Anniversary po kasi namin ni Nathan. Oh, so anong plano mo? Hey, Uncle. Bago mangyari lahat ng to, ang plano talaga namin, mag-out of town kami. Pero, wala eh. Kailangan isang tabi lahat yun. Hindi importante. Ano ka ba? Bakit tanong? Dalhin mo yung date nyo dun sa office. Magdala ka ng lunch. Oh. Sigurado matutuwa yan si Nathan. Dahil kahit pa paano maiimsan yung nararamdaman niya. Ay. Malalampasan mo rin lahat yan. Hmm? Reputasyon ng Golden Builders. Kainip nga ng logistics. Nag-iisip na mag-resign eh. Uunahan daw nila bago pa bumagsak tong kumpanya. Uy, alam nyo, ang dami nang nagsasabi na karma daw to ni Sir Nathan. Eh kasi hindi naman daw siya kasi talaga mabait na employer. Tapos parati pa tayong tinuturing na parang slaves. Kaya grabe lahat sila sinasabi, parusa daw to sa kanya. Grabe naman no, kung makakarma siya, siya na lang. Huwag na tayo madamay. Ito? Ito pa yung dalawang kampo niya. Si James, pati si ano, si Chanis. Oo. Oh, yeah. Pati pa hanggang ngayon, bulag pa rito sa mga masamang ugali ng Sir Nathan na yan. Kailan lang naman siya bumait, yun na nagka-love life, di ba? Ayun na nga, nung nagka-love life, doon naman bumalpak. Grabe kayo eh. Sa tingin nyo ba yun talaga yun? Hello! Alam mo, nagmula yun yung naging sila ni Dani. O di ba, oh, lagi siyang wala sa office, si Sir Nathan. Ang aga-aga niya nag-out sa office, okay. Tapos palibasa, lagi nasa dates. O, ano nangyari sa ano, trabaho, napabayaan. O, 1 week before the launch, asan siya? Kasama ni Dan. Naman, yung mga dati nating projects dati, di ba, week before yung opening, si Sir, halos wala na yung tulog, hindi na umuwi. Pero ngayon, meron na siyang panahon para maglabi-labi. Kaya dapat huwag kang papakabaliw sa sobrang in love eh. Tingnan mo, Sir Nathan. O, nawala sa sarili, pak, palpak. Tama. Sabi kayo. Si ano? Naku, narinig kaya tayo, Pius. Ikaw kayo kasi. Ang dadaldal nyo kasi. Anniversary? Lalabas kayo, sir? Baka hindi na ho muna. Oh, bakit naman? Wala naman siguro masama kung lumabas kayo for a couple of hours. Wala kasi sa mood si Nathan eh. Pero naintindihan ko yung kasi problemato siya eh. Kayo, sir. Bakit parang okay lang kayo, no? Dawit din kayo dito, di ba? Eh, sorry sa term. Hindi yun yung ibig ko sabihin, ano. Parang ang cool nyo lang, no? Parang okay ka lang. Wala lang sa inyo. Well, alam ko naman kasi na malulusutan ko to. Ano po, sir? I mean, may tiwala kasi ako na masusolusyonan to ng Golden Builders. Malaki yung kumpiyansa ko sa kumpanya natin. And with a strong and wise leader like Nathan, dilip nga ako dyan kay sir. I'm sure malalagpasan niya ang lahat ng to. Sana nga. Nagpapasalamat nga ako eh na meron siyang supportive team kagaya mo, sir.
niya. I support him because I believe in him. Alam mo, si Sir Nathan, isa siya sa mga pinaka-influential tao na kilala ko. At kung meron man ako matatawag na mentor, si Sir Nathan yun. Sa kabila nga ng lahat ng mga nangyayari ngayon, you know, I'm still proud of him. Hindi ko ipagpapalit lahat ng mga natututunan ko sa kanya. Oh, anyway, sayang naman yung bias mo. Why don't you join me for lunch? Thank you so much for watching Since I Found You. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.